Okay, welcome back. Meron po tayong i-re-repair ngayon na amplifier. I-share ko lang sa inyo kung ano naging problema nito. Sabi ng may-ari, may umusok daw sa loob. Meron na rin siyang Bluetooth module. Ito yung power supply niya. Pero ilipat natin ito mamaya sa loob para hindi naman sa gabal. Sabi kasi ng may-ari, meron daw umusok. Nung nagdagdag siya ng speaker, maaring napagdikit niya yung wire ng speaker. Kaya umusok. Ito yung model niya, EB302B. Ayan. Okay. Buksan muna natin. Tanggalin ko lang itong mga wire niya. Aliwalin natin sa socket para ma-check natin yung nang maayos. Ilabas natin yung board. Itong resistor na sunog, check natin to. Kumpara na lang natin sa kabila mamaya kung ano yung value niya. Kasi pareho naman yan dito sa kabila. Okay, baklasin ko muna. Labas natin yung board para ma-check natin ng maayos. Okay, ito na yung board, nabaklas ko na. Ito yung resistor na sunog. Tsaka tanggalin na rin natin itong apat na output transistor niya. Check natin ang nakahang para sigurado tayo. Okay, check ko lang to isa-isa, itong apat na output transistor. Kailangan matyaga tayo mag-check dito. Shoutout muna tayo sa group natin, sa Electronic Technician Group sa Facebook. Sa lahat ng mga tech vlogger, naka-plus po sa screen. Mga kagrupo kong tech vlogger, shoutout po sa inyo lahat. Yung unang transistor, good. Itong pangalawa, leak na siya. Okay, sira na itong isa. Kailangan lang po kasi pagka ganitong amplifier, matyaga tayong mag-check kasi hindi po pwedeng mabilisan ang trabaho, madali ding masira. Kaya ako, isa-isa yan. Tatyagain ko yan hanggang sa maliliit na transistor niya, yung 2N5551 saka yung 2N5401, at check ko lahat yan. Wala na siyang ibang problema kasi oras na magka problema at nagpalit tayo ng parts, sisirain niya rin ulit. Pwedeng tutunog siya ng mga ilang araw pero hindi rin tatagal. Okay, short field na rin itong pangabat na transistor. Bali, tatlo ang nasira. Itong isa buo, pero papalitan na rin natin to. Bali, apat na ipapalit natin para sigurado tayo. Palitan na natin lahat.
Okay, check dito tayo dito sa board. Bali, baklasin ko lang itong maliliit na transistor. Ito, hanapan na lang natin ng pamalit, itong apat na output. Okay, ito na, natanggal ko na lahat ng mga transistor niya, yung mga 2N5551 saka 2N5401. Bali, check po natin isa-isa bago tayo mag-check pa ng ibang parts, kasi dito pag may leak dito na transistor, maaring backjab, abutin natin. Kaya ako pagka nag-check ako ng ganito, pinagtsatsagaan ko yan isa-isa. Pagka nasigurado ko na wala ng leak, wala ng ibang sira, ibabalik ko lahat, saka tayo mag voltage checking sa bias niya. Sa ganitong paraan, makakasiguro tayo na walang magiging problema, oras na magpalit tayo ng bagong parts. Okay, hindi ko na siguro ipapakita ang pag-check nito. Siguro alam nyo na to. Pass forward na lang natin para maiksi lang yung video natin. Okay, bali na check ko na lahat yung mga transistor na maliliit. Wala naman akong nakitang may sira ulit. Itong apat na lang na resistor dito sa output niya, itong 0.33 ohms. Check natin isa-isa. Ito, open na ito. Tapos yung kasama niya, palitan na rin natin. Bali, dalawang 0.33 ohms, palitan na natin yan. Ito, open na siya. Ito, palitan na rin natin to kasi iba na kulay niya. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted. Okay, ito na, check natin. Open na siya. Palitan na natin to. Okay, nabalik ko na yung mga transistor niyang maliliit. Ito at pati yung nasunog na resistor dyan, to 20 ohms yung value niya, kabilaan. Saka itong dalawang 0.33 ohms dito sa may output transistor niya, yung dalawa napalitan na rin yan. Ngayon, ang susunod na gagawin natin ay magbo-voltage checking tayo. Sana magiging ayos na yung bias nito. Dito sa unang output, tingnan natin kung okay na ba yung bias niya. Check natin, base emitter. Win 2, okay. Win 2. Win 2. Ito sa pang-apat.
Winto, okay na po yung bias niya. Pwede na tayong magkabit ngayon ng output transistor. Meron tayong nabili dito. Yun po yung number niya. D1047. Try natin yung i-check tong isa. Good. Baliktad. Wala. Okay, good. One eternity late. Okay, ito na. Bali na ikabit ko na lahat. Apat na transistor. Double check lang tayo. Baka may nagdikit. Okay, balik lang natin yung supply niya tapos voltage checking ulit tayo. Okay, voltage checking ulit tayo para sigurado tayo na walang magiging problema. Zero point two. Yun, good luck. Okay, ito na. Testing na tayo. Meron na tayong nakaabang dyan na pang-testing. Tsaka isang speaker. Power on natin. Mag-i-input lang tayo ng audio. Okay. Yun, okay na siya. Isa natin dito kung umiinit. Okay, normal. Normal naman. Try naman natin sa kabila. Lipat natin yung speaker kasi isang speaker lang ang gamit natin. Okay. Ayun. Okay na. Tagumpay tayo. Okay, final test tayo. Bali, ang gamit natin na no, yung sarili niya ng Bluetooth module na naka-install sa kanya. Volume natin. Bali, dalawang speaker na ang gamit natin dito. Left and right. Balance. Okay, walang problema. Okay. Okay na po itong ginawa natin. Kung nagustuhan po ninyo ang video, pahit na lang po ng like. Pashare na rin po. Maraming salamat sa panonood.